Hi everyone! Welcome back to Rondi Channel. Sa ating pagpapatuloy, ang pag-usapan naman natin ngayon ay ang proseso ng pag-aabang para sa electrical switch at convenience outlet. Nice kong i-share sa inyo itong ginamit namin sa electrical at kung paano siya isinagawa. Check natin. Tama pa tayo ng hamdan. Okay. Ito yung ginamit namin na pipe. PVC pipe ang ginamit namin. Dito ilalagay yung mga wire. So, mas maganda siyang gamitin kaysa doon sa flexible metallic conduit. Kasi yung flexible metallic conduit, kailangan direct na yung wire na install mo. Dito, pwede yung mag-abang ka lang ng PVC. Kahit matagalan pa yung pag-install mo ng wire, okay lang. Ito naman yung tinatawag na utility box, PVC utility box. Dito ko nilalagay yung outlet or yung switch. Ito yung C-clamp or PVC C-clamp 1/2. Ito yung pinang-pipix sa PVC para hindi gumalaw yung PVC pipe doon sa mismong pader. Ganyan. Tingnan natin kung paano siya ginawa. Dapat mong tandaan pagdating sa pagkakabit ng convenience outlet ay ang standard clearance simula sa flooring. So kailangan ang sukat niya is 30 cm simula sa flooring. So katingan natin. Ito yung 30 cm. So kung mapapansin natin, mayroon parang siyang clearance na 1.5 cm. Kaya meron siyang allowance niyan para katulian sa tiles. Pansinin naman natin yung nasa slab. Ayan. So maganda rin naman yung boost niya kahit na plywood yung ginamit. Pero mas advisable talaga yung pinaulik. Mas makinis siya. Medyo mahal nga lang talaga. Ayan. So dun tayo sa PVC junction box. Ito yung junction box na nakaabang para sa mga ilaw. Dito naman sa taas ng bintana, nag-abang kami ng switch para sa aircon. Sa may gitna namin ilalagay yung split type aircon na ikakabit dito. So ang magiging exhaust nito ay maaari gilid parking. Dito siya. Siguro pwede din dito. Meron akong nakaabang na switch para sa hagdanan. At ito yun. Ito yung pinakang switch niya sa ilaw ng hagdanan. Para maliwanag. At hindi maging madilim yung aming hagdanan. Papunta ng second floor.